Magandang tanghali po mga kabayan. Ito ang bumulaga sa tanghaling ito mga kabayan. Meron tayong nasalubong na iika-ika na nakasaklay na si tatay. Siguro na stroke ito mga kabayan. Ayan po oh. Tanghaling tapat po mga kabayan at delikado po kay tatay. Bakit nandito siya sa kalsada at naglalakad? Saan kaya ang punta ni tatay? Hello tatay! Good morning! Saan po ang lakad niyo? Ha? Anong ginagawa niyo po dito? Mainit po. Kasi ako lang magigay sa bahay ko. Pwede po, umuwi po muna kayo. Punta po tayo sa bahay nyo, pwede po. Sige, para makapahinga kayo, din napakainit. So ayan po mga kabayan, no? Pinabaan natin at kinausap natin si tatay. Tatay, ano po pangalan nyo? Mateo. Mateo. Si tatay Mateo, ilang taon po kayo? 58 years old. Ano po nangyari sa inyo? Accident po. Na-aksidente kayo na? Nakatakay po ako ng bus. Tapos? Bawin dito sa Sambabian. Galing na? Maynila. Maynila. Okay. Bakit ano pong trabaho nyo sa Maynila? Taxi driver ako sa Maynila, ma'am. Maganda ang trabaho nyo. Tapos na paano? Bakit na-aksidente? Apo, bumangga yung bus na sinasakyan ko eh. Bumangga sa puno ng akasa. Tapos? Eh sabi ko sa ano lang sir eh. Pwede, na-accident na tayo, ano yung maganda eh. Sabi na sa akin eh. Ano, sabi ko sir, walang pamilihan. Bata yung, ano lang, hospital. Sasagutin yan. Opo. O sige. Tapos, ano yung, sir. Ibigay pa kami ng pera mo. Magkano po? 15,000. Sabi ka na bukalit po. Mabuti ko ng tambay ako. Isa kong driver. At mayroong binubuhay ng mga anak. Opo. So, nabayaran kayo, natulungan kayo doon sa hospital nyo. Ilang taon na pa kayo naging ganyan, Tatay Mateo? 1993 po. 1993 pa lang? Opo. Ang tagal na po na pala po, Tatay Mateo. Sana kung hindi lang siguro kayo na-aksidente sa bus na sinasakyan nyo, medyo maganda ang buhay nyo ngayon. Opo. Kasi maganda ang kita sa taxi driver. Lalong-lalo na noong araw. Tama? Kasi walang gaanong taxi noon. Iilan-ilan lang. Opo. Ngayon, medyo ang dami na. So, Tatay Mateo, ilan po ang anak nyo? Ano po? Apat. Apat. Kumusta po sila? Nakapag-aral. Siyempre, yung padidipamilya nila ay yung ano po, ganyan na. Yung ano po, yung dalawa po, patay na. Yung dalawa, buhay. May mga kanya-kanyang? Pamilya na. Pamilya. Si, si nanay, asawa niyo po, ano po ang trabaho? Ay, pag-asawa ulit. Ha? Dati na kasing hawak yun. Kaya nga sabi ko sa mayis ko, ba't dapat gabi uwi ka? Hindi ata nagtatrabaho ko. Aba, hindi pwede yan, sabi ko. Ano, abang didimanda ako yan, sabi ko sa kanya. Hindi na, huwag ka na magdimanda kasi. O sige, kung ayaw mong mag-demanda ako, o sige lang, okay lang. Sabi ko sa kanya. Tapos, kagabi, nandun sa bahay. Yung asawa niyo po? Oo. Ibig sabihin, naghiwalay kayo, pero dinadalaw-dalaw kayo. Opo. Binibisibisita kayo, opo. Binibigyan ng pagkain. Opo. Anong ginagawa po niya? Kinakumatala ako, ano, kumata. Okay lang. Nilalabhan yung mga damit nyo, siyempre. Hindi po, ako naglalabay.
matagal na po na mayroon siyang ibang pamilya? May anak na rin po siya doon? Wala pa. Wala pa. O sana man lang, no, ay dapat kailangan niya yung pagmamahal, unawa, at syempre, yung pag-aalaga, dahil alam naman niya yung katayuan niyo, no, kayo ay na-aksidente. At dahil sa pag-anak buhay nyo, ang galing kayo ng Maynila, no, na hindi nyo kagustuhan, na hindi nyo akalain yung nangyari, dapat siya yung karami nyo na nandyan sa tabi nyo para anytime sa lahat ng pangangailangan ay isang kalabit lang, nandyan na kaagad. Hindi po, dahari. Siyempre, ayaw mo na isip ko kasi. Sabi na ano yan ay? Sabi ko, ano yan? Nang-accident na ako, anong problema ay? Ano kayong pera? Alam mo ang pera? Ano yan? Nandiyan lang, basta masipag ka. Saan ang pera mo eh? Wala na, simple na-accidente ako. Kahit ang pera ko, na-accidente rin. Pero tatay, sino po ngayon ang nagpapakain sa inyo? Sarili ko po. Paano po kayo makapaganap buhay kung sarili niyo po? Hindi po, yung pagka tumawag ko sa mga kapatid ko, Aden, bakit wala? Wala akong kakainin eh. Kumbaga, lumalapit kayo sa mga kapatid nyo, nangihingi kayo ng tulong. Kumusta yung dalawang anak na natira po, na meron ng pamilya? Hindi po sila nagbibigay ng sustento o pagkain sa inyo? Hindi po. Pagka umuwi sila, yun lang. Binibigyan ako. Pag binibisita kayo dito, opo. Madalas po ba yung pagbisita nila sa inyo? Madalang po. Madalang. So madala lang din sila nakakapagbigay sa inyo? Opo. Paano pag hindi makabisita, walang tulong? Walang tulong. Okay, tatay. Doon pa, sabi nyo po, ay doon pa po, malayo-layo pa yung bahay nyo. Sang haba po yung lalakarin nyo, punta tayo sa bahay nyo, pasasakayin ko kayo ng tricycle para hindi kayo masyadong mapagod papunta doon. Pwede po? Punta muna tayo sa bahay nyo. Ayan po mga kabayan, yung bahay ni Tatay Mateo. Hello, Tatay Mateo. Wow, ano po ba ito, Tatay Mateo? Bakit continuous yung pag-agos niya? Saan po nagagaling yung tubig? Hindi po, bagong pagawa lang yan. Kaya pinapaagos muna, kumbaga. Hindi po. Talagang continuous, walang patay-patay? Walang patay-patay? Iniinom? Wow, unlimited yung tubig yun dito. Walang bayad. So mag-isa lang si Tatay Mateo dito, nanirahan mga kabayan. No, at sabi nga niya, yung kanyang pagkain ay hinihingi sa kanyang kapatid. At tumatawag pa ito dahil yung kanyang mga anak na dalawa, apat yung anak ni Tatay, namatay yung dalawa. So dalawa yung natira, may kanyang buhay. No, at hindi rin maasahan dahil siguro hirap din sa buhay. No, Tatay Mateo, sa umagang ito, Tatay Mateo, kumain na po ba kayo? Nag-almusal kayo? Kumain na po, tapos na po. Tapos na, mukhang nagsaing kayo kanina. Apo. O anong sinain nyo? Kanin. Kanin at? Sardina. Paano yung tatay? Kayo po yung gumagawa? Apo. Isang kami lang po ang gamit nyo. Paglalaba. Kayo din po. Opo. Walang problema sa tubig kasi nasa harapan nyo na. Opo. Yung tubig. Opo. Kumusta ngayon, Tatay Mateo? Sabi mo iniwan ka ng asawa mo dahil na-aksidente ka. Opo. No, siguro feeling niya wala ka ng pakinabang sa buhay niya, no. At naghanap ito ng iba. Hindi natin alam kung ano ang nagiging dahilan ba talaga. Opo. Kung dahil ba sa naging baldado kayo. Opo. O nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. Hindi naman kami nag-aaway. Hindi kayo nag-aaway? Hindi po kami nag-aaway, kaso lang siyempre nabuburing na siguro, kaya umalis siya. Kasi matagal na po yan. Matagal na po yung ginagawa niyan. Ngayon sabi ko, umuwi ka naman sa bahay. Umuwi ka sa bahay. Kaya wala rin akong gagawin doon. Sabi niya, pag pinapauwi niyo. Anong gagawin mo rito eh? Sabi ko siguro mayroon na akong kapal dyan. Sabi ko baka magkakadimandaan to, sabi ko sa kanya.
Pero hindi kayo sigurado na may iba siya. Sigurado rin, meron siyang iba. Pero hindi nyo nakikita sa dalawang mga mata nyo? O sabi-sabi lang na merong iba? Hindi, nakikita ko rin. Ah, nakikita nyo talaga. Minsan nga, pupunta ako sa bahay nyo Nang lalaki. Oh. Kundi nagkakausap kayo, nagkakaintindihan naman kayo. Sabi ko, bakit ganyan? Hindi, sabi niya, kailangan dito yan. Ay, sabi ko, hindi pwede yan. Magkakadimandaan tayo dyan. Eh ngayon, gaito ang ginagawa ko. Gaitong oras na, lumalabas ako para mawala yung inisip na Kung ano-ano. Kumbaga, kahit mainit kanina, lumabas kayo ng bahay para makapasyal-pasyal kayo. Opo. Pero napaka layo at napaka init. Mag-ingat din kayo, lalong-lalo na sa kalusugan nyo. Baka kayo ay matuliso dyan, madapa dyan, madulas dyan, napakalayo at ako'y nangamba sa sitwasyon nyo. Ganyan yung kalagayan nyo. Diba? Ang init-init. Sige, pa. Sige, Tatay Mateo, sa umagang ito, bago magtatanghali, meron kaming surprise sa inyo. Ang ganda na nangiti nyo ngayon ah. Kanina parang ang lungkot-lungkot ng buhay nyo, no? Pero ngayon, kahit pa paano napatawa at napangiti namin kayo, Tatay Mateo. O bakit nakangiti kayo? Maraming salamat po at nagkaroon ako ng kakainin. Nakatanggap kayo ng biyaya ngayon. Opo. Kaya sulit yung pag-alis nyo ng bahay, paglabas nyo ng bahay, kahit malayo, pero pilit nyo nilalakbay papunta dun sa kalsada. Opo. Yung pala may purpose yung Panginoong Diyos, kasi ito pala yung biyaya na darating sa inyo na hindi nyo inaasahan. Opo. Oh, diba, Tatay Mateo? Go lang ang buhay, Tatay Mateo. No, ang importante, hirap man ang sitwasyon. Opo. No, medyo nagkagaluman, pero ang importante, nandyan pa rin yung buhay. Opo. No, laban lang, walang imposible, Tatay Opo. Mateo. Okay? So, ayan po mga kabayan, naglalakad lang. Tayo ay pauwi na sana ng kabayan. Nasalubong natin si Tatay sa tirik ng araw naglalakad, no? At ako ay curious lang at pinababa ko yung ating team at ito na nga yung sitwasyon na laman natin kung bakit nagsaklay na lang si Tatay Mateo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, syempre magpapasalamat po tayo sa walang sawang pagmamahal, Ma'am Aurin Cares, Sir JSM ng Rabi KSA, shout out din ka Ma'am Kat and Sir Albert from Rabi KSA Saudi Arabia, Ma'am Abit Santos from LA, California, Mami Myrna and Pops Don from Texas, USA na taga Bugalyon, Pangasinan. Maraming salamat po sa iyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan na katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganoon. Marami po tayong matulungan na gaya nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa sol. Bye, Tatay Mateo. Okay, dito na po kami, Tatay Mateo, ha? Maraming salamat po, ha? Welcome po.